Hello guys, magandang gabi po. Meron lang akong ipapakita ngayon sa inyo ng TV na ang brand nito ay Ace, yan. Yan ang brand niya. Ito. Ito, yan. Ace na brand siya. Tapos ang problema nito guys, mga idol, ang problema nito kasi nung binuksan ko yung panel, may basag na siya. So siguro isa sa dahilan yun bakit ayaw talagang umandar, pero may backlight naman, buo naman yung backlight niya. Gumagana yung backlight niya pag sinaksak. Tapos ngayon i-voltage checking natin ito. Ang problema naman ito kasi guys, ayaw mag-on siya, tapos wala siyang standby indicator lights. Yun ang problema niya, kaya kahit anong on mo, hindi talaga siya nag-on. So, ipapakita ko lang dito yung mga test point ng mga boltahe. Bakit ayaw mag-on? So, kadalasan kasi guys, itong sakit talaga ni Ace brand, kung hindi siya nag-shutdown o nag-patay-sindi, ito rin isa sa problema na yung standby. Yun madalas na problema nito sa brand, ha, hindi ko naman nila lahat, pero sa Ace lang kasi based in experience ko lang din na, so yun ang nakikita ko sa kanya. So ito na guys, simulan natin guys. So ayan guys mga idol, sasaksak ko lang yung power niya para masukatan natin ng power ng voltage requirements. So yan. So ito, ganin lang natin yan. Iharap na natin to. Yan. Yan. So isaksak ko na mga idol, ha, isaksak ko na. Yun. May supply na to mga guys. So sukatan mo natin sa AC. Yung AC niya o primary. Yan, primary. Ayusin natin para kita. Yan. So yung multi-tester natin. Sa mga nagtatanong guys, bakit ito ang ginamit ko kasi meron kasing manifest mga voltahe dito na hindi kayang basahin ni analog, kaya digital ang ginamit ko. So ito, umpisa tayo sa may primary niya, sa may AC na 220. Yun, meron. Tapos lipat na tayo. DC na tayo. So kapag mag-check kayo guys nito, pwede kayong rumiktan na dito sa may secondary na. Secondary dito, ito. Yung MOSFET na yan, ito. Isa. Pwede kayong dumiretso dito. Kasi dito pa lang malalaman nyo kung may supply dito eh. So ipag-body ground ko lang. Ito. Kung nakita yung thumbnail nyo guys, ito. Yan. Ito. Thumbnail nyo na. Yan. Ito, ground yan. So subukan natin kung meron tayong makuha na supply dito na 41. Yung 41 supply ng backlight yan. Yon. Ito meron. Nilipat ko lang mula doon kasi baka nawala na, hindi yata nakadikit yung ano sa ground yung pinaka ano tornilyo. So dito na lang ako kasi pares lang yan sila. Yan meron tayong nagkuhang 41 DC volt. Tapos dito dapat meron tayong makuha na 12 volts dito.
yun, meron. So ibig sabihin, meron tayong nasukat dito, nakatawid yung supply, okay yung primary, walang problema. Ngayon, pupunta tayo dito sa supply ng back coil. Yun, maliit na ito kasi, sandali lang, ipopocus natin konti. Yun. Yan, para mas malapit. So, itutusok ko lang ito rito. Harap lang ako ng ground dito na matutusukan. Ito, ground din yan. Yan. Ground din yan. So, ayan, yan ko tinusok. So, ituro ko lang din ito. Ito, para lang sa mga baguhan lang ha, sa mga veterano, eh, pasensya na kung hindi masyado, ano ba itong ilaw to, against the light pang ilaw na to. Lipat-lipat. Yan. Yun, kita. So, mga guys, dapat dito sa back coil na ito, guys, ito. Itong tinuturo ko na itong back coil ito, yan. Ito. Yan, dapat may masukat tayo na 5 volts. Yung 5 volts naman, nag-in yan dito sa may 6 pin. Ito to, 6 pin, regulator IC, yan. Ito. Pero huwag nyo lang isundot ito, kasi baka mag-short yan, ay buhay yung unit natin. Basta yung katabi niya na 6 pin regulator IC, sana yun, walang hiya. Ito, yan, 6 pin. Para hindi kayo masiraan yan, dito na kayo magsundot sa gilid yan. Yan o, yung gilid yan o. Yan, sundot nyo na lang dyan yan. Yan, dapat mayroong 5 volts yan. 5 volts yan. Kita nyo. Kita yung supply. Fluctuated yan pag ganyan. Sa madaling salita, bagsak yan. So, ito, problema yan. Bakit ganyan? Yan ang ititrust natin ngayon. So, tapos itong katabi niyang back coil niyan, yung maliit na yan, yan, yung 6R8. Yung maliit na yan, dapat meron tayong masukat dyan na 1.2. Dapat buo yan, dapat buo yan. Itong dalawa, dapat buo nga to, 5 volts eh. Pero bagsak yung na-reading natin, 4.5 lang, something. Ito dapat, ma-reading natin dito, 1.2. So, hanapin mo lang yung mga bakal dyan. Ito, mas malapit dito, yan. Ayun, natusok ko na. Dapat may masukat tayong 1.2 dito. Ayun. Tingnan mo, oh. Bagsak din. Bagsak din, dapat 1.2, yan. Fix yan, dapat. Hindi nagbabago yan kasi yan ang supply tagal. Ito naman, nag-in ito sa 5 pin regulator IC, yung katabi niya, yan. Sana yun. Yan. 5 pin regulator IC. Hindi lang ako magsusunod dun dahil sobrang dikit ng mga contact niya. Baka mamaya, yung mga paa niya kasi, baka magdikit, sira. Masisira ka agad yun kasi buhay yung unit. So, dito lang kayo magsundot ito. Yan. Yan, dyan lang kayo. Pero, yun ang nasukat natin na dapat ang requirements na ay 1.2. So, lipat tayo. Ngayon, tuturo ko naman kung saan yung dalawang supply na yan, na back coil na yan, pumunta yan doon sa IC na 1118. Hanapin natin yung 1118 yan. Ngayon lang, ikutin lang natin yung board. Sandali lang, tanggalin, baka madikit. Ito. Diyan na yun. Ingat lang kayo, baka kasi yan, kung nakita niyo yun, guys, yan ba yun? Ito. Ayan. Baliktad pa yata, walang hiya. Baliktad pa. Ikot-ikot lang. Dahan-dahan lang kasi may supply. Yan. Ito yung harap niya, yan. Ito, guys, oh. Ito. Yung 5 volt tsaka 1.2 volt dito yan nag ko laglag tuloy, sorry, dito yan nag-in yan, yan sana yun, yan ito guys, oh.
Ayan. Okay, kita nyo. 118. Tapos kung napapansin nyo yung may toldok na yan. Ayan. Ito toldok. Ayan. Sobrang liit kasi mas malaki pa yung ano ko eh. Ayan. Diyan nag-i-in yung 5 volts. Ito tutusokin ko lang yung 5 volts para makita nyo guys ha. Yung 5 volts. Mag-ground lang ako. Sana yun. Ayan. Ground lang ako. Ayan. So dito yan guys. So, ingat lang kayo guys kasi sobrang nipis talaga yan. Baka mamaya maputok yan. So dito yan. Dito yan guys. So. Sana sobrang liit kasi guys. Ayan no. Ayan guys. So. May 5 volt yan. Ah, sana tingnan niyo kung saan ko nakatutok yan dito guys. Ayan oh. Ground pala yung una, yung pinakauna niya ground. Tapos yan, nandiyan yung 5 volts na pumasok. Yon. Okay na. Basta tandaan niyo guys, diyan ko tinusok sa may. Sana yun. Sana yun, sana yun, sana yun. Yan. Diyan sa 118 na yan. Diyan ko tinusok sa pangalawa kasi yung number 1 yung may toldok ground dyan. So ngayon para malaman natin na may supply talaga yung papunta sa memory niya at saka papunta sa backlight, tignan natin kung meron. Pero naka standby pa lang yung TV natin guys ha, mga boss ha, mga idol, naka standby pa lang, hindi pa naka on yan. Ang masusukat natin dito ay ang sana yun walang hiya. Ayan. Ang masusukat natin dito guys ay ang 3.3 lang dapat na standby. 3.3. Itong dalawa, ayan. Itong dalawa na yan. Itong dalawa. Ayan. Yan yung 3.3. Papunta yan sa backlight. O sa indicator, indicator pala, sorry, indicator, pumunta sa indicator yan. Tapos yung dalawa, yung dalawa na yan guys, pumunta yan sa system niya, sa may memory. Yan yung dalawa na yan. So dapat may masuka tayo ng standby dito para sa indicator na 3.3. ito. So ingat lang kayo dahil sobrang liit, baka mag short. Yan, tingnan nyo yung sukat ko. Oy. Tingnan yung sukat ko. Ay, nawala kaya pala, nawala, natanggal pala yung ground, walang hiya. Saan ba itong malupit na ground dito? Ito, yan. Yan, okay na. Ground yan. So ito guys, mga guys, pag ito dapat pag dinikit ko, dapat may standby para sa indicator light na 3.3. Tignan nyo ang nasukat. 1.5 lang. 1.5. Yung dalawang paa na yan guys, parehas lang yan sila. 3.3. Dapat may 3.3 yan papunta dun sa ano niya indicator. Tapos yung dalawang paa naman sa kabila yan na 1.8, yun buo yung 1.8 natin. Yan buo yung 1.8, stable naman siya. Yan dalawang paa parehas yan, 1.8 yan. Oh, ibig sabihin yung papunta sa memory natin ay walang problema kasi meron siyang 1.8. pero dapat guys, dapat
wala pa tayong marireading dito na 1.8 dahil hindi pa naman naka-on yung unit, naka-standby pa lang. So dito pa lang malalaman mo yung problema na itong IC na to. Kasi dapat wala pa siyang binato na 1.8 dahil naka-standby pa. Naka-standby pa yung unit, okay? So dito pa lang malalaman yung problema to. Kaya isa sa dahilan bakit yung indicator light wala rin siyang supply dahil dito. Malamang problema ito, hahanapan ko to ng pyesa para na-testing.